paano ka magkakaroon ng light ka, James? Yun. Sa aking pagsusuri, tatlong paraan kung paano ka magkakaroon ng light ka, James. Nagbabalik si Benedict Abaygar at Mika Gimbatan sa Pulsong Pinoy. Yes, at muli na naman tayong nagbabalik sa ating programang Pulsong Pinoy. Ito pa rin po ang inyong kabahagi, Direk Benedict Abaygar, kasama ang ating napakagandang partner na si Mika Gimbatan. Partner, magandang hapon. Magandang hapon muli ka, Benji, at sa lahat ng nakikinig ngayon dito sa Pulsong Pinoy. Okay, at nakapasok na ba sa ating linya ang ating entrepreneur, entrepreneurship at financial literacy advocate, walang iba kundi si Sir Armand Benko, na siya rin Chief Executive Officer ng SMPKSP Co-op. Yun, magandang hapon, Sir Armand Benko. Welcome muli sa ating programang Pulsong Pinoy. Yes, magandang araw, Direk Benji at Mika Gimbatan. Wow. Magandang araw sa inyo lahat. Napakaganda ng boses, ha? Pwedeng-pwedeng pang broadcast na yes. Si Sir Armand Bombo, ha? Yes, dahil napahinga tayo nung nakaraang linggo, pinumbuo natin ang ating boses para ngayon. Yun. At ngayong hapon, Sir Armand, maganda na naman yung ating tatalakayin na usapang kita na naman sa pamamagitan ng Leica app, yung Leica Gems na ginagamit yes. natin, ano? Yes. At yun nga, ay mukhang unti-unting lumalakas yung paggamit nga ng Leica Gems. Actually, in fact, Sir Armand, kanina lamang ay nag-download kami ng app na yan. At mukhang napaka-busy, hindi makaano. Yes. Dami, nakaraan naging topic yun sa isang TV station, lalong lumakas yata yung Leica Gems, ano? Well, siguro, ito yung pagpapatotoo natin na kailangan maging masanay na tayo sa mga bagay-bagay na online or itong tinatawag na mga mobile apps o applications na tinatawag. Mm-hmm. So, itong Leica app na inumpisahan dito sa Pilipinas, mag-disclaimer lang ako, Benji at Mika, hindi tayo taga Leica, tayo lang ay isa sa mga unang napagsabihan, nakaalam nitong Leica at pinag-aralan natin ng mahigit 10 taon na, tapos talagang naging aktibo tayo the past, since December lang katapusan ng November, December, January, February na ngayon na 2021. So, hindi lang dahil sa pandemya, alam naman natin yung kasikatan, pangangailangan ng mobile apps at yung social media na tinatawag. Katulad nito, dati sa radyo lang ang ating programa, yung radio frequency. Ngayon, mas marami pa yatang nanonood via social media dahil meron na rin sariling social media account ang Radyo Pilipino. Maraming tumututok ako at saka yung mga kasamahan ko via your Facebook account. Mm-hmm. Itong Leica ay parang ganoon din sa mga hindi lang nauso, naging parte na ng mga buhay natin. Plain and simple, ano ba itong Leica? Sa aking pananaw to, sa aking sariling pananalita, ay isang social media app. Kung ano at paano ang gamit at ang pag-appreciate ng tao sa Facebook o Instagram o maski TikTok o Snapchat sa ibang bansa, sikat din yung Snapchat, ay ganun din ang Leica, a social media app. Ang malaking pagkakaiba sa Leica app, being a social media app kumpara doon sa mga ibang nakasanayan na natin na mga nauna, dito, pag nag-post or nag-like ka sa Facebook, Instagram, Snapchat, o TikTok, pag ikaw ay nag-post or nag-like sa Leica, binibigyan ka ng reward by
by form of yung tawag nila na nabanggit mo na Benji, GEMS. GEMS. G-E-M. Mm-hmm. Yung GEM, it stands for, it's an acronym. It stands for something. Gift check in electronic mode. Yun ang ibig sabihin ng GEM. Gift check. Naalala mo nung bata-bata tayo, Benedict, merong yung mga mall, merong mga gift check. Oh, mga GC. Oh. Parang good as cash yun, di ba? Yes, yes. Gagamitin mo doon sa mall lang na iyon, yes. Pambili. Na hanggang ngayon, meron pa rin. Hanggang ngayon, meron pa rin. Doon sa mga lalong kasing edad ko, mm-hmm. ha, hindi kinakita isasama, Benedict, at baka lalong magalit si Mika pag sinama ko. Noong unang panahon, merong mga perya. May mga perya. Mm-hmm. Yung mga perya kapag piyesta. Ah, okay. Diba, pag pumasok ka doon sa piyesta, sa perya, meron kang bibiling mga cheat. Yes, yes. May mga bibiling kang cheat. Yun ang panggastos mo sa loob ng peryaan mm-hmm. or sa Enchanted Kingdom, halimbawa, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Mm-hmm. Bibili ka ng quote-unquote cheats nila mm-hmm. at yun ang panggagastos mo mula sa pagkain, mm-hmm. sa mga rides, at kung anong panggagastosan mo sa loob noong kanilang quote-unquote peryaan o lugar. Yes. Yung gift check sa mga mall, doon mo lang din magagamit sa loob ng mall na nag-issue nung gift check na yon. Yeah. Ang kagandahan dito sa gift check in electronic mode, mm-hmm. like GEMS, meron silang 4,000 mahigit. Baka nga dumoble na dito eh. 4,000 mahigit na mga merchants or mga tindahan na pwede mong paggamitan mm-hmm. ng iyong Laika GEMS. Okay, so, question, paano ka magkakaroon ng Laika GEMS? Yun. Sa aking pagsusuri, tatlong paraan kung paano ka magkakaroon ng Laika GEMS. Mm-hmm. Number one, bumili ka ng Laika GEM. Mm-hmm. Paano ka bibili ng Laika GEMS? Diyan sa Laika app, kung meron kayong Laika app, mm-hmm. through GCash, Paymaya, credit card, o sa iyong bangko. Ah, pwede over the counter? Yes. Hindi over... yes, pwede ka mag-over the counter tapos sasabihin mo doon sa Laika app. Mm-hmm. Merong tutulong sa iyo dyan sa mismong app. Ipapakita mo yung deposit slip mo. Mm-hmm. I-verify nila. Tapos on an instant, papasahan ka na nila noong Laika GEMS. Ayun. Ang kagandahan na pag ikaw ay bumili ng Laika GEMS, mm-hmm. Micah, halimbawa bumili ka ng 100 na Laika GEM. Mm-hmm. 100 pesos, pero ang ibibigay sa'yo ng Laika app ay 105 GEMS. Mm-hmm. So sa bawat bili mo, Benji, mm-hmm. dinadagdagan ng Laika ng 5% na dagdag. Bumili ka ng 1,000 Laika GEMS, nagbayad ka ng 1,000 pesos, pero ang ibibigay sa'yo ng Laika, 1,050. Laging dagdag ng 5%. Dagdag ng dagdag, ha? Mm-hmm. Oo. Basta bumibili ka diretso sa Laika. Yes. Dinadagdagan ng Laika ng 5% ang binibili mo. 1 GEM kasi is equal to 1 peso. Mm-hmm. Pero pag bumili ka ng GEM sa Laika, dinadagdagan niya ng 5% more. Pangalawang paraan mm-hmm. kung paano ka magkaroon ng Laika GEMS, kapag ikaw ay binigyan ng isa na meron ding Laika. Halimbawa, Benji, kung mabibigay mo sa akin ang iyong Laika username, mm-hmm. pwede kitang pasahan. Pwede ba akong magyabang sa'yo? Ibigay mo sa akin ang iyong username. Mm-hmm. Follower kita o hindi, pwede kitang pasahan. O kaya siguro si Ma'am Micah. Yes. Meron na po ba silang username sa Laika? Yan po ay pwede kong pasahan. Papakita ko sa inyo ngayon. Mm-hmm. Hindi tayo magkatabi. Kung ibibigay nyo sa akin, Benji o Micah, ang inyong Laika username, yun. Papasahan ko kayo ngayon. Ah, ganun. Mabigay mo ba? Meron na ba kayong Laika? Actually, kanina, nagda-download ako. Medyo ang hirap lang makapasok eh. Sinusubukan din ni Micah, ikaw. Micah, eh. Ako Micah, din po, sir eh. Wala pa? Opo.
Parang ang hirap. Ang dami yatang nagda-download sa mga oras na 'to eh. Oo, papasahan ng ano eh. Papasahan ko pa naman sana kayo Laika James. Para makita sana. So 'yun yung pangalawang paraan. 'Yun. Pangalawang paraan yun, para pangalawa. Mabigyan o magkaroon ng Laika gem ng isang tao kung siya ay bibigyan o papasahan. Okay. Pangatlong paraan at ito yung malaking pagkakaiba ng Laika sa ibang social media app. Mm-hmm. Pero mo, Benji, Micah, at sa mga tagapakinig natin, mag-post ka lang. Mm-hmm. Mag-post ka ng litrato, ng video, kung ano yung kadalasan pinopost natin sa ibang social media app. Mm-hmm. Mag-post ka lang, binibigyan ka na ng gem ng Laika. Si Laika magbibigay sa'yo. Sa bawat post mo, sa bawat post na gagawin mo sa Laika gem, ikaw ay bibigyan ng 0.05 sa isang araw. 10 ipopost mo, e bibigyan ka ng tig 0.05. So kung nagpost ka ng 10 beses sa iyong Laika account, meron ka na kagad 0.5 gems. So kung in peso term, 50 centimos. Ngayon kung sasabihin mo, ang liit naman, 50 centimos. 10 posts. Oo, 10 posts. Eh mag-post ka sa iba, wala ka namang nakuha ni 5 eh. Ito at least naka-50 ka. Yes. 'Di ba? Ito yung susunod, ito pa yung dagdag. Mm-hmm. Pag merong nag-like sa post mo sa Facebook o sa Instagram, wala ka namang kinikita. Wala. Yes. Sa Facebook at sa Instagram at yung iba pang social media app. Dito, kung merong nag-like, ang tawag nila nag-rate. Nag-rate, R-A-T-E. Okay. Nag-rate ng iyong post, si Laika, bibigyan ka. Ha? Ikaw ang bibigyan ng 0.05 gem. Bali, another 5 cents. Okay. So, unlimited yon. Kung merong 10,000 na nag-max rate sa'yo, yung maximum rate, 10,000 na nag-max rate sa'yo, eh, yung 10,000 times 0.05, meron kang 500 pesos galing lang dun sa nag-like or nag-rate doon sa iyong post. So, yun yung magandang o isang malinaw na paraan kung paano kumikita o nagkakaroon ka ng Laika gem na hindi ka bumili, na hindi ka nanghingi o hindi ka pinasahan. Kumusta naman yung ano yung mga security features niyan? Hindi ba maano yan? Magagamit kung saan? Alam mo naman sa panahon ito online, eh, di ba? Sir Arman. Yung security is always an issue in all and every social media app or any institution that is getting personal information sa atin. Yes. Nung tayo ay nag-download ng Facebook, Instagram, magkuha ka lang ng Gmail email account or ng Laika, may kinukuhang personal details sa'yo. Yung security issue is always being watched for. Tinitingnan, binabantayan ng mga tao, binabantayan ng mga regulatory agencies. Sa aking pananaw, tong Laika is no exempt, is not exempted from the scrutiny. And if ever sila rin ay tuloy-tuloy na binabantayan at ina-assure yung security ng bawat Laika users. Anong security? Yung hindi nila ipapakalat. Number one, ipapakalat yung information mo kung kani-kanino man. Pangalawa, yung hindi ma-hack ang iyong Laika account. Dahil kung alalahanin natin, Micah at Benji, meron kang something of valuable doon sa Laika, yung gems
na okay. pwede mong ipambili ng sasakyan yan eh, Benji. Yes. Oo, good as cash nga yan eh, di ba? Good as cash, pwede mong ipambili na sa restaurant, pambili sa mga retail establishments. Mm-hmm. So, yung iba, eh, nagkakaroon sila ng kakayanan makapamili dahil doon sa mga quote-unquote, kinita nila sa Laika. Yeah. Pabigyan diin ko lang dahil maraming nanonood sa programa natin ngayon. Opo. Sa aking pananaw, wag naman po magagalit yung mga nandoon sa Laika. Halos imposible na palitan ng maaaring kitain ng Laika gems ang inyong sinusweldo or kitain ang pera na inyong kailangan sa pang-araw-araw na gastos. Yung iba kasi kinakarir yung pagiging paggamit sa Laika na dito ako kikita, dito ako yayaman. Hindi po yun. sa aking pananaw, opo, hindi po mangyayari yun. Dahil isipin nyo na lang, sa 100,000 na nag-max rate sa'yo, yun mo, 100,000 na katao, ha? Ang nag-max rate sa'yo, eh, ang inyong kikitain lang po doon ay 5,000 pesos. Wala pa po sa minimum wage. Ngayon, para maka 100,000 na magla-like doon sa post mo, siguro meron kang, what, 50 million followers? Parang napakalaki na po noon sa aking pananaw. Yun. Na, wag po, yes, nakakatuwa na merong app, nag-post ka lang, eh binigyan ka ng something of value, may nag-like ka lang, may something of value, or meron ako talagang bibilhin doon sa tindahan na yon, sa restaurant na yon, o sa sakyan. Para lalo akong makamura, ibili ko muna ng Laika gems para madagdagan ng 5% ang aking binibili na Laika gems, diretso akong bumibili sa Laika. Makakatipid o makakadagdag ako ng 5% more. Pero para gawing hanap buhay, yan na po ang inyong gagawin. Di na kayo mag-aaral, di na kayo magtatrabaho, magla-like na lang kayo. Sa aking pananaw po, imposible. Yes, mathematically probable, pero mathematics po yun. Pero yung para 100,000 ang mag-max rate sa'yo, eh, kaduda-duda po. O, hindi na kaduda-duda. Parang imposible po yun. Sir Benko, no? Kasi yes. Ako, Armand na lang po, Ma'am Maika. Sir Armand. Kasi ako, very active din ako sa social media. Ngayon, ang tanong ko, paano po ba nagkakaroon ng madaming followers sa Laika? Sa aking pananaw, dapat meron kang magandang content. Just like any social media or anything that is now prevailing in our society, we should be more content producers than content consumers. So yung iba, sa akin, huwag po magagalit yung iba, sa yung iba, quote and quote, parang binibili nila yung kanilang user. Papangakuan nila ng bibigyan nila ng Laika gem kung susundan nila ako. Pero kung magiging pera-pera po ang pag-uusapan, para magkaroon ka ng follower, binigyan mo siya ng 1 gem o piso. Pag minax rate ka naman niya, 5 lang o 0.05. So, useless ang pagbili mo ng iyong follower. Sa aking pananaw, ang tamang paraan pa rin para magkaroon ng maraming follower, eh gumawa ka ng maganda, maayos, kapaki-pakinabang na content, kaya ka fina-follow nung iyong mga followers. Kasi nakita na natin sa experience ng Facebook, yes, 200 to 300 lang ang iyong pamilya at kaibigan na maaaring kumonek o sumunod o mag-follow o mag-like sa'yo. 200 to 300. Kasama na yung mga kaklase mo nung elementarya ka. Mga batchmates mo. 200 to 300. Masyado kang miscongeniality, Ma'am Maika, kung 500 ang followers mo sa Facebook mo na talagang kakilala mo. Yes. Yun, oo. Alright. Nako, marami naman tayong natutunan dyan, ha, kay Sir Armand Benko, yung Laika gems na talagang patok na patok sa panong ito. Ano? Sir Armand, baka may nice pa po kayong ipahatid na mensahe sa ating mga listeners. Go ahead po. Well, one, kailangan po natin matuto,
pag-aralan at masanay na sa paggamit ng iba't ibang mga pamamaraan na nag-iiba sa ating lipunan, itong being online, social media, and the like. Pangalawa, ngayon po ay intellectual age. Yung nasabi ko kanina kay Ma'am Maika, let's focus more on able to contribute because we are content producer aside from just content user or content consumer. Panghuli, kung ano po ang nasa physical world, kung sino si Maika Gimbatan, si Direk Benji Abaygar, si Mr. Coco Martin, ay, Arman Benko po pala, yan din po kayo dito sa internet social media world. So, mas maididikit nyo ang physical sa social, sa online world, mas mabuti po. Yan po ay sa aking pananaw lamang. Maraming salamat, Benji at Maika. Maraming salamat din. All right, ayan mo ang tinig ni Sir Armanda Benko, ang ating financial literacy and entrepreneurship advocate. Ito pong muli ang inyong lingkod at kabahagi mo sa serbisyo, Direk Benedict Abaygar, na parating nagsasabing stay safe and stay healthy. Just think positive. Huwag kang aayaw dahil ang umayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Yan, tatandaan niyo yan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.